Hello, hello, yung malangga mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tanay. Ngayon magbibigay lang tayo ng sariling nating opinion dito nga sa lumabas nga na balita yung panganay ni Ate Maylene na kapatid ni Mark na kung saan nga ay iniwan niya isang taon pa lang. Diba? Napakagandang bata at makikita natin na pwedeng artista yung bata. Malaartistahin yung dating ng bata. Makikita natin na pinalaki ng maayos ng tatay. Dawi pa lang siyang magagamit ay kahanga-hanga yung pagpapalaki ng tatay niya. Hindi na daw to nag-asawa yung tatay niya. At dito yung nakakagulat na revelasyon sa ginawa ni Ate Maylene. Isang taon na iniwan niya yung anak niyang si Juana doon sa tatay ni Mark, sa asawa niya. At ito daw si Mark ay 4 na buwan pa lang na dinadala niya. Sa isang taon na iniwan niya, noong December lang daw, nagkausap nga itong si Ate Maylene at itong anak niya sa, na panganay. Tapos tinanong daw siya, "Nang anak kong mama, na miss mo ba ako?" Alam nyo ba, mga langga, kung ano ang sagot? Alam nyo ba, mga langga, kung ano sagot ni Ate Maylene? Hindi. O diba? Anong klaseng nanay ka, Ate Maylene? Sarili mo ang anak, hindi mo na miss? Alam mo ba kung gaano kasakit yung nararamdaman ng anak mo? Nasa 17 or 16 years na hindi kayo nagkausap, tapos yun, tinawagan ka, tinanong ka ng anak mo, tapos sabihin mo na hindi mo siya na-miss. Ano nararamdaman ng bata, ng anak mo, Ate Maylene? Siguro nga ay inabandona mo na yung panganay mo kasi nga ni hindi mo man lang nabanggit sa mga vlog nila Kalinga Prop at ni Kuya Val na meron ka pang isang anak. Yung sinasabi mo lang ay itong si Mark talaga. At ito pa, totoo nga talaga na masama yung loob ni Mark sa'yo. Bakit? Diba? 15 years old na si Mark pero grade 6 pa lang, Ate Maylene. Dito nagpapakita talaga na hindi mo inaalagaan ng mabuti itong si Mark. Kasi sige yan siguro yung rason kung bakit ayaw ni Mark na tumira sa'yo once na magsama na kayo ng bago mong boyfriend na si Magbin. Kasi ayon kay Mark, "May pangarap ako, gusto kong makapagtapos ng pag-aaral." Kasi siyempre naman, 15 years old, grade 6 pa lang si Mark. Tapos ito pa yung nakakaawang sitwasyon ni Mark ngayon. Hindi na daw natutulog si Mark sa bahay nila. Nagpariwara na daw si Mark kung saan-saan na lang daw natutulog. Kaya naman pala nung dumating si Kalinga Prab doon sa bahay nila, nadaanan nila si Mark na doon na sa bahay ng kapitbahay nakaupo. At nung pinatawag siya ni Kalinga Prab na kausapin, ay ayaw ng bata na pumunta doon. Yung pala ay hindi na talaga natutulog si Mark doon kasi yun ang gusto niya. Kasi yun ang sinasabi ni Mark na once na magsama na yung lalaki ng Mama Maylene niya, ay aalis na talaga siya. Kaya yun nga, kinausap nga siya ni Kalinga Prab na kung pwede ay doon na lang sa bahay nila. Papaaralin, gagawin siyang scholar nga ni Kalinga Prab. At good news nga, dahil napakiusapan nga ni Sir RP Max Vlog itong si Mark na doon na lang magstay para makapag-aral kay Kalinga Prab. At para na rin, malapit pa rin siya doon sa mga kapatid niya. Kung gusto niya nakausapin, upuntan yung mga kapatid niya at mamonitor o ma-check niya kung kamusta na yung kalagay ng mga kapatid niya, kung napapabayaan ba o hindi, ay mas malapit doon sa kay Mark kasi doon lang sa kay Kalinga Prab. Diba? At sana nga ay
Tuloy-tuloy na yung pagtatapos ng pag-aaral ni Mark kasi nga yun talaga yung gusto niya na makapagtapos ng pag-aaral, yun talaga yung pangarap niya at para rin makatulong sa kanyang mga kapatid kasi naaawa siya. Kasi nga, di ba umiiyak si Mark? At yung problema talaga ni Mark, sinasabi niya, paano siya makapag-aral? Ngayong may lalaki na yung si mama niya at yung pera, saan manggagaling yung pera na yun? Kasi nga alam ni Mark na maraming utang si Ate Mylene. At kitang-kita natin na kahit sinong vlogger na lang ay hinihingian ni Ate Mylene ng pera. Nagpaparinig at napaka-demanding pa. Kaya good choice yung ginawa mo, Mark, na nakinig ka kay Sir RP Max Vlog. Magiging maganda yung kinabukasan mo at sure na makakapagtapos ka ng pag-aaral pag nasa poder ka ni Kalinga Prab. Marami kang matutunan doon kahit kung ano lang yung tulong-tulong ka lang doon sa paggawa sa bahay nila, sa mga trabaho doon, magpapakain ng aso o magpapaligo, katulad ni Madeline. Kasi nga si Madeline ay scholarship din ni Kalinga Prab at itong si Jimil, 'di ba? Napakalaking tulong. Doon ka na nakatira, may sahod ka na, libre ka pa sa pag-aaral mo. At dito nga I wish natin nga na magkita nga itong si Mark at yung tatay niya at saka yung ate niya kasi nga simula nang iniwan, kasi nga simula ng 4 months old pa lang si Mark hanggang ngayon ay hindi niya pa nakita ng personal yung tatay niya at yung kapatid niya. Kaya gustong gusto rin pala ni Mark na doon tumira sa kapatid niya kasi nga hindi pa sila nagkita muli. Sana nga ay maisip din ni Kalinga Prab na bigyan ng pagkakataon na magkita at mag-meet nga itong si Mark at yung kapatid niya sa ang Ate Joanna niya at yung papa niya kasi nga 15 years na hindi sila nagkita-kita magkapamilya. Alang-alang na lang sana kay Mark at saka yung kapatid niya at saka yung tatay niya. At itong tatay pala ni Mark ay yung trabaho noon ay mangingisda. Alam naman natin yung trabaho bilang isang mangingisda. Minsan yan ay hindi sure yung trabaho nila kasi nga pag malakas yung alon sa dagat ay wala ka rin income. Pero ganun pa man ay makikita natin talaga yung pagpapalaki ng tatay ni Mark kay Johanna. Napakaganda ng pagpalaki sa kanya kasi nga napakaayos ng pagpapalaki sa kanya. Sa pananamit pa lang ay disinting-disinti at hindi katulad ng iba na parang sobra-sobrang maramit. Dito si Johanna ay napakaganda at makikita natin na maganda yung pagpapalaki sa kanya. Hindi katulad kay Ate Mylene na imagine mo nakakaawa yung sitwasyon nga ni Mark talaga. Nakakaawa kaya naman hindi nung pinuntahan nga siya, nung kinausap siya ni Kalinga Prab, kaya pala sobrang iyak ng iyak ni Mark noon. Kasi nga gusto na daw talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kasi yun nga, 15 years old na yun si Mark, pero grade 6 pa lang, dapat sana ay first year college na o grade 11 na si Mark. Pero yun nga ang nangyari dahil sa kapabayaan ni Ate Mylene. Pero siguro yun talaga yung naiisip ko na rason kung bakit tumanim ng sama ng loob itong si Mark kay Ate Mylene. Kasi nga, di ba, ilang taon na siya. Pinagtrabaho siya ni Ate Mylene kaysa mag-aral. Diba? Napakaliit pa ni Mark pero nagtrabaho na siya. Kasi gusto talaga siguro ni Mark na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kahit na may edad na siya pero nagpursigi pa rin siya na makatapos sa pag-aaral. Kaya yun lang Mark, sana ay tuloy-tuloy lang yung pag-aaral mo, kaya mo yan. Andiyan naman sila Kalinga Prab, sila Kuya Val Santos Matubang na gagabay sa'yo at tutulong. Maraming taong magmamahal sa'yo at magsusponsor sa'yo sa iyong pag-aaral. Kaya i-relax mo lang yung isip mo. Isipin mo lang yung kinabukasan mo, lalong-lalo na yung mga kapatid mo. Basta huwag kang mawala ng pag-asa kasi alam naman namin ngayon na nagiging
Kung saan-saan ka na lang daw natutulog, wala ka na daw doon sa bahay mo. Kaya mas maganda na yan na doon ka kay Kalinga Prab, doon makapag-relax ka. Hindi mo na problemahin yung mga kakainin mo. Ay, relax mo lang yung isip mo. Focus ka lang sa pag-aaral mo. Siyempre kasama na yung mga kapatid mo doon. At wish namin na balang araw ay magkita-kita kayo ng personal ng ate mo at yung tatay mo. Pero for sure, magkikita at magkikita kayo yan. At hindi yan pababayaan ni Kalinga Prab. Siguro ay sila naman yung tutulungan ni Kuya Val at ni Kalinga Prab, kasi parang karapatan din nila at karapat dapat din natulungan yung papa mo at yung kapatid mo, kasi nga sa nanay mo kay Ate Maylin ay para wala ng chance na tulungan siya, kasi nga ayun nga ay yung oportunidad na napakalaki o swerte na dumating sa buhay niya ay binaliwala niya pag hindi niya pinahalagaan, nilutsay niya lang. Hinayaan niya na mawala sa kanya yung napakalaking oportunidad para sa pamilya niyo. Kaya yon ay magtitiis, nagtitiis ngayon si Ate Maylin na manghingi o nagmamakaawa sa mga kaibang vloggers na bigyan ng puhunan. Nagpaparinig kahit na wala nang ang pera ay mas demanding pa ngayon. Gusto pa ng motor kaysa sa bike naman, di ba? Kasi nga kung gusto mo talaga na makaawon sa kahirapan at siyempre maka-income ka, hindi ka na magdi-demand pa. Kasi nga meron ka namang bike. Pwede ka namang maglako ng gulay mo dyan. Kasi nga noon, di ba? Yun din na yung ginamit niya sa paglalako ng pangkanyang mga paninda. At napakaganda rin yun at napakatibay. Pero ngayon ay demanding na si Ate Maylin. Gusto yata niya na magkayakap-yakap sa likod ng boyfriend niya habang nagdadrive sila ng motor at naglalako. Kaya yun na nga lang, sana ay walang sponsors nga na mag-sponsors kay Ate Maylin, kasi sayang lang yung mga ibinibigay niyo sa kanya, kasi nga magsisinungaling at magsisinungaling din siya. Kitang-kita natin na sinungaling talaga si Ate Maylin. Kahit may bigas na nga siya, pero nagawa niya pang lukuhin yung isang vlogger. Kitang-kita at huling-huli na namimera si Ate Maylin. Kaya yun lang mga langga. More power, more blessings to come. Jesus love us.